Hi guys, Karya here and welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, tayo ay magre-review ng Ukay Bale. So ang i-review natin is ang 555K25S. So, nakuha ko to siya for only 5,000 pesos and sa Manila ko ba siya in-order since pag dito kasi sa Cebu, medyo pricey siya. So, mas makakasave ko siya kapag sa Manila ako in-order. So, yun! Ano nga ba ang laman ng isang 555K25S? So unfortunately, ang nakuha ko is kadalasan ang nasa loob niya is kulay black na dress. So alam naman po natin na pag kulay black, medyo hindi siya ano sa mga mata ng mga netizens. So, yun. Pero, ang ginawa ko is, paano nga ba ako nakapag-decide na kumuha ako ng ganun na bib? So, ang ginawa ko kasi, since I was looking for, maxi dress, and sa feedback niya kasi, kadalasan naman kasi dun is, maxi dress talaga. Maxi dress talaga makikita mo sa mga feedback. So, yun. Napakuha ako kasi 'di ba yung K25S hindi lang naman kasi yan 555, may 333, may 888 at saka VIP. Siguro yung nakuha ko do as siguro yung nakita kong feedback is VIP yata yun. Kaya siguro yun, hindi ko alam. Medyo minalas lang kasi talaga siguro ako dun sa bill na nakuha ko. Kaya, ganun. Alam mo yung tipong, yung feeling na, ay, ang ganda ng bill na makukuha ko. Tapos, pagdating dito, hindi pala ganun kaganda. Although, nag-feedback naman ako sa supplier ko, but, wala din. Wala din naman silang magagawa since factory sealed yung factory sealed yung mga bales. Hindi naman kasi sila yung nagpapacking nun. So, since galing siya ng China, so, dun. By the way, guys, eto lang ha. Sa mga mag-start ng ukay dyan, remind ko lang ha. Yung pag, halimbawa, tawag na ito, pag halimbawa, pangit yung napunta sa inyo, remind ko lang, hindi po kasalanan yan ng supplier natin. Kasi, binili din nila yan ng nakabundle na. So, ang pinaka main ng ano dyan is yung supplier talaga ng China. Pag pangit yung napunta sa inyo, huwag yung sisisihin yung mga supplier nyo dito sa Pilipinas. Kasi hindi din naman nila yan, hindi din nila alam kung ano yung laman ng bill na nakuha natin. Okay, remind ko lang kasi kadalasan kasi sa nakikita ko, kadalasan talaga kasi nang nakikita ko, pag pangit kasi yung napupunta sa kanila, agad sisi dun sa mga supplier nila. Yun lang, remind ko sa inyo, hindi din po alam ng mga supplier natin kung anong laman ng bills na makukuha natin. And hindi din po nila ginusto kung yun yung mapupunta sa atin. So, yun lang. So, going back tayo sa K25S. So, again, based to siya sa experience ko ha, hindi ko nilalahat ng K25S na ganun yung laman. So, yun lang. Medyo hindi lang talaga siguro ako sinerte. Pero, ano lang yan, konting diskarte lang. Pag alam mong hindi siya mabenta ng ganun, so, kahit ano na lang, pabalik puhunan na lang or discarte, konting discarte. Yun lang po. So, sa next slide, ipapakita ko po sa inyo kung ano talaga ang laman ng K25S. 555K25S. So, yung opening ko at saka yung sineparate ko na yung black at saka yung colored. Although, may magaganda naman na colored, pero konti nga lang talaga siya. Doon sa black kasi, kadalasan naman kasi... Kadalasan naman kasi doon is, although, okay naman siya, pero hindi talaga yung ina-expect mo talaga na maxi dress, na colored, na printed, ganon. So,
yun lang. Ipapakita ko sa inyo yung sa next slide yung laman ng bill na nakuha ko. Okay? So ano pong masasabi nila? So for me, medyo na disappoint ako, pero hindi ko naman po sinisi yung supplier ko kung bakit ganun, kasi alam nyo kasi mga madam, mga mami, mga ate, alam naman po natin yung ukay is the risky talaga. So prior kayo mag-avail ng bail, mag-research kayo, tumingin kayo ng mga feedback. Yun lang, dapat mag-take kayo ng risk, kasi hindi naman kasi talaga lahat ng bill is perfect. Kasi, yun na nga. Ngayon sabi nila, walang perfect na bill. So, swerte mo kung nakakuha ka ng magaganda. Magaganda yung laman niya. Okay? So, yun. Advice ko lang dun sa mga magsisimula pa lang ng bill. Ng ukay. So, eto lang. Ukay is risky. So, ang gagawin nila, dapat mag-search kayo. Mag-search ng mag-search kung anong magagandang code. Yun lang naman po. Magagandang code. I mean, code yung hanapin nyo. Halimbawa, IBIT LCD. So, tumingin kayo ng ng feedback nun para sa hindi kayo, tawag nyo ito? Hindi. Ano ba tawag dun? Halimbawa, kay BIP LCD. So, at least man lang, pag nag-avail na kayo nun, alam nyo kung anong laman niya. So, si BIP LCD, hindi ganun kaano. Hindi ganun karami yung maxi dress niya. Although, may nasasalin pa rin na maxi. Pero kadalasan dun is mini dress. Mini dress talaga. So, yun yung first na bill na na-avail ko kasi when it comes sa mga dress. Yes, si BIP, magaganda po. BIP LCD, nasa ko po yun? Nasa vlog ko din po. Nag-review din po ako nun. And yun. So, yun lamang po. So, sa lahat ng mag-uukay, so, good luck sa atin and God bless. So, mag-research. Mag-research ng mag-research kung anong mas magandang deal na gusto nyo talaga ng mga dresses. So, para sa akin, kung iaano ko, yung pinakagusto kong bail when it comes sa dress, si BIP
Bea or CQS, yan. At saka yung HD. Si HD kasi magaganda, ang dami niyang maxi dress, promise. So, hanggang dito na lang, pupuputin ko. So, hanggang dito na lang tayo sa, ano, yun lang po yung review ko sa, ano, mga mamshies, ha. So, based to sa experience ko, ha. Based to sa experience ko kay K25S. Hindi ko po, again, hindi ko po nilalahat na ganun yung feedback ng K25S. So, yun. Thank you so much. So, for those na bago sa channel ko, so, please don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell for more updates. So, sa susunod na i-ano natin, na i-feedback is si Bea, Bea 47A or 78A. So, magaganda din to. Patok din to sa ano when it comes sa mga dresses. Okay, thank you so much. Bye-bye!